Hi, what's up? Kakalas tayo ngayon ng magneto. Tapos pirepaint natin. Sinisira natin yung stator. May kalawang na eh. Baklasin natin. Dalawa tong screw dito. Ito. Ito. Tapos dalawang bolt. 8mm. Ilain tong cover. Itong wire na to, tunay nyo na sa ilalim. Clip kasi yan eh. Tanggal na. Clip lang. Alisan din natin ito mamaya. Baklasin natin tong fan. Gamitan natin 10mm. Tatlong bolt yan. Ngayon, para maalis mo to, pwede mong kontrahin, no? Pwede mong pupukin lang ng ganito para may pwersa. Tanggal na. Ito yung fan. Medyo madumi. Isa natin mamaya. Tapos itong magneto natin. Masin niya may konting galawang. Nilinis ko na yan dati eh. Kaso hindi ko siya natanggal. Kasi wala pa ako nito. Magneto puller. Ang size nito, 27mm. Ayan. Ayan yung pantanggal ng magneto. O, ang ginawa ko dati, nilinisan ko lang siya. Tinanggal ko yung kalawang. Maraming kalawang na yan eh. Puno ng kalawang. So, ginamitan ko lang yan ng WD-40. Inisprayan ko. Tapos pinandar ko yung motor habang umiikot. Ginagano ko ng Scotch Bright. Pwede rin naman liha. So ito, meron na ulit konting kalawang. Malilinisan ko muna to para mas madali bago natin tanggalin to mismong magneto. I-repaint ko rin yan. Ito na magagamitin ko. Samurai na high temp. Nag-spray lang natin yan ng WD-40. Tapos gamit tayo ng liha. Habang umiikot, saka natin hinahanay ng liha. Gagamitin natin 1000 grit. Panda natin yung motor. Habang umiikot, ikitan nyo ng liha. Ganun, para matanggal yung kalawang. Pag kukunti na yung kalawang, pwede nyo nang baklasin yan. Mas mano-mano na lang. So, itong bolt ng flywheel natin, 17mm. Ito yung matatanggal natin. Palamigin muna natin ng konti. Huwag na huwag kayo magtatanggal ng bolt na mainit yung makina. Ganyan natin ang WD-40 para mas madaling tanggalin. Palamigin muna natin. At sa baklas na natin to, gamit tayo ng 17mm. Yan, hindi mo yan basta-basta babaklas. Kasi masama sa ikot. Pwede mong gawin dyan kung wala ka nung impact tool. Impact drive. Yung makina. Pwede mo siyang kontrahin ito. Pero iingatan mo na huwag tumama dun sa coil ng stator. Kasi masisira yan. Pangontra na tayo. At
matanggal na agad. Ang maganda may WD-40. Madaling matanggal yung nut. Yung nut. Tapos may washer yan doon. Yan, pwede na nating tanggalin. Gamit tayo nito. Magneto puller. 27mm. Kapit natin dito. Ito, pakabilang ikot ng thread. Counterclockwise. Tapos sagad nyo. Sagad. Saka nyo i-screw to. Ganun. Para umangat siya. Makontry naman natin to. Ito pahigpit. Ito pang kontra. O 17mm din to. Pahigpit naman. Tanggal na agad. Kailangan nyo lang mabuti ito, may magnet kasi ito eh. Ayan. Natanggal na natin yung magneto natin. Diba yung loob o. Oh. Inisin natin yung degreaser. Tapos liayin natin. Saan natin pipinturahan. Tapos yung stator. Ah, mayroon din mga kalawang eh. Naman natin kalasin. Unahin ko naman na ito. Ito na yung magneto natin. Iliyahin naman natin. Tanggal natin yung mga kalawang bago natin pinturahan. Tapos tayo 1,000 na liha. WD-40 natin sa loob. Tsagayin nyo lang to. Kailangan matanggal nyo yung kalawang. Hindi rin kayong gumamit ng yung turko. Kasi kahit anong pwedeng pantanggal ng kalawang. Rust remover. Ito yung iron eh. Ito ginagamit ko. Dami pa rin. Siguro gamit ako ng mas kapal na liha. Nung balikan ko kayo, linisin nyo muna itong maigi. Wala talagang kalawang. Right, so ito na yung magneto. Liha ko na. Hindi ko napakinis ng sobra. Hirap tanggalin talaga eh. Ayan, basta mawala lang yung mga kalawang. Pwede man ang pinturahan yan. Tapos yung stator, yan, nabaklas ko na rin. Ito lang yung mga babaklas mo dyan. Tatlong allen bolts. 5mm. So ito 5mm din. So ito 10mm naman na bolt din dito. Papakita ko lang mamaya pagkakabit ko. Binabaran ko na ng WD-40. Ayan. Ayan, daming kalawang. Ang iba kasi nakikita ko, magneto lang yung nililinis nila. Hindi nila tinatanggal. So, baliwala rin kasi may kalawang pa rin to eh. Kasi pag kinalawang to, malamang dadadamay na to. Kailangan, pag maglilinis kayo nito, tapos ipinturahan din to eh. Kailangan pati yung stator, lilinisan nyo rin, tanggalan nyo ng kalawang. Ito, gamitan ko na lang to ng fine grit na liha. Yan ang gamitin ko, 2,000. Na matanggal ko yung kalawang. Binabara ko ng WD-40. Ngayon, pag hindi nakuha ng 2,000, pwede nyo babaan. 1,000 naman. Matanggal lang yung kalawang. Kasi pag sumobrang daming kalawang yan, baka hindi na mag-start yung motor nyo. Hindi na magpo-produce ng kuryente. At sya ganyan lang to. Kaya maubos yung kalawang nya. Sobrang dami. Mabarang ulit ng WD-40. Balikan ko na lang kayo. Inisin ko muna may higit to. Ayan, liha ko na. Tanggal ko na yung mga kalawang.
para niya kanina. Sobrang daming galawang nito. May tira-tirang konting dumi, pero okay na yan. Tisula na yung kalawang. So okay na tayo dito sa stator natin. Tutuyuin ko muna bago kay kabit. Lang tuyo yan. So hindi rin advisable to na linisan ng mga ano, chemicals. Hindi greaser, masyado matapang. Iyon ko lang sa gas. Kasi may coating tong ano, coil nito, silicone. O, pwedeng ma-damage yun, pwedeng matunaw. WD-40 lang. Mas tuyuin nyo na lang mabuti. Bago nyo ibalik. Kasi yung magneto natin, ito okay na. Okay, pwede natin pinturahan to. Pipinturahan ko na to. At ito yung gagamitin natin. Samurai High Temp. Prepare ko muna. Pinturahan ko itong loob. Ito. So ito hindi na. Lagyan natin ng tape. So ito pinturahan natin. Prepare ko muna ito. So pinturahan na natin ito. Itong part na ito sa ilalim. Sa ibabaw po. Siguro tatlong coat. Na tayo. Nakalagay dito 30 minutes. Pero ginawa ko na 20 minutes. Yung interval ng coating. Alright, kapila naman. Second coating. Right, final coating. Magpatuyo na lang natin yan. Kabit na muna natin yung stator. Kabit na natin to. Tingin natin itong mga clip. Tatlo 5mm yung size nyan. May natin ikpitan ito, dito, meron dito 5mm din. Itong cover niya 10mm para hindi gumalaw itong wire na to. Mas higpit ako na to. Itong higpit lang. Naman natin yung mga alin. Gamit tayo nito. Naigpitan natin. Tungpit lang din. Yung susobran. Ayan, okay na. Ano yung stator natin. Ito pala nalinisan ko na rin kanina. Degreaser, tapos binanlaw ako ng tubig. Muloob. Banlawan niya kasi matapang yung degreaser. Baka mana yung seal dun sa loob. May seal kasi yan dun. Palumutong. Pero kung magdi-degreaser kayo, banlawan niyo agad ng tubig. Para yung mga seal, hindi siya lulutong. Patutuyuin na lang natin yung magneto natin. Bago natin ikabit dito. Okay na tong stator.
Right, so tuyo na tong magneto natin. Ayan, likod. Harap. So kaya item pang nilagay ko dito. Kasi umiinit to eh. Para hindi siya natutuklap yung pintura. Makabit na natin. Pagkakabit nito, ito. Nakita niya yan. Tatapat niya yan dito. Meron niya slot. Ito. Dito. Kailangan nakatapat yan doon. Pusoy natin yung washer niya. Pusoy yung nut. Mm, 17mm. Kailangan natin kontrahin para mahigpitan. Yan, maganda talaga meron kayong ano, impact drive. Masyado maigpit kasi pag kinontrol mo yan ito ano, nadamage yung pintura, ang dami impact drive. Ay, wala tayo na, ito na lang ginamit ko. Yan, okay na yan. Kapit na natin itong fan nya. Ito, geez. Wrench na Jis. Pag-ipit, pagdating yung kontrahin, mukha niya na lang. Kailangan sobrang higpit to. Plastic lang kasi ito eh. Sakto na higpit lang. Testingin muna natin. Wala natin kabito. Ano makita nyo na umiikot. Makabit na natin tong fan cover. Itong clip. Dalawang bolt. Tapos, 2 8mm na bolt. Nakatangipit lang din. Plastic lang to. Mamabasag. Ayan, okay na. Linis na natin yung magneto at stator natin. Mabigyan ko kayo ng feedback kapag nakalabas ako. Kapag mag-grocery siguro. Hindi naman kasi tayo pwedeng basa-basa na labas na labas eh. Balikan ko na lang kayo. Alright, so bigyan ko na kayo ng feedback dito sa magneto natin tsaka stator. So, ba't ba kinakalawang yung ano, magneto natin tsaka stator? Siyempre dahil yan sa ulan, babasa minsan, nalulubog sa ano, baha. Yan nagkukos ng ano yan, pagkakalawang. Mas maganda habang bago pa lang yung motor nyo, i-check nyo na agad. Kasi ang magneto natin, hindi yan ano eh. Gagawin. Hindi yan stainless. So, kinakalawang. Kaya nakita nyo naman, kaya ka pininturahan para hindi na siya kalawangin yung magneto. So, parang rust proofing na. Kaya pininturahan mo na, hindi nakakalawangin yun. Pwede na lang kalawangin dyan yung sa stator. Pwede na lang lagi i-check. Siguro every year or ano, every 6 months. Pwede nyo nang isa ba yun, magpapalinis kayo ng panggilid. Pa-check nyo na rin. Tanggalan na lang ng kalawang yung stator. Sinisan yung loob. So, napansin ko sa ano niya, response niya, parang same pa rin naman. Kasi hindi pa siya ganun kalala eh. Nung nilinisan ko. Though madami na itong kalawang, pero hindi lahat ng ano, hindi lahat dun sa stator may kalawang. So, yung mga ginamit ko naman na pambakla sa yung pampintura, yan niya yung magneto puller na 27mm. Tapos yung ginamit ko yung pintura, yung samurai na high temp. So kailangan mo high temp na
pintura. Ang pintura doon sa ano, magneto ang ginamit ko. Kasi hindi na tutuklap eh pag sobrang init na part. Pwede mo rin yung magamit sa tambucho. Kulay black naman yun eh. Meron din ng silver. Maganda ang klase ng samurai, hindi natutuklap. Yung high temp nila. Maglalagay ko yung link sa description. Ma-order nyo yun sa Shopee. Shopee ko lang din yan in order eh. Ano, lumakas na yung response niya. Hindi wala kung placebo effect eh. Pwede nga. Tapos yun na dito yung vlog. Alright, ride safe!